Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang state of the nation. Pinaghahanda na ng DOH ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Kapaskuhan dahil sa mga salo-salo. Kinakausap na rin daw ng DOH ang mga pribadong ospital para makapaglaan ng karagdagang COVID beds. May report si Chino Gaston. Nag-ikot sa Dr. Jose Rodriguez Hospital sa Talakaloocan si Health Secretary Francisco Duque III para tingnan ang kahandaan ng COVID wards sa posibleng pagdami ng COVID cases ngayong Kapaskuhan. Inaasahan kasi na magkakaroon ng maraming pagditipon kahit ipinagbabawal ito. Sa datos ng DOH, mahigit 1,000 pa rin ang infection rate sa buong bansa kada araw. Ang Christmas wish daw ni Duque, the best Christmas, if we can bring it some more, lower, sana double digit na lang tayo. Kasi ngayon, as a triple, ilan ba tayo, no? Quadruple digit pa rin tayo, 1,400. 35 COVID patients ang naka-confine sa Rodriguez Hospital. Out of the 500 COVID-19 beds, 400 beds are allotted for moderate cases, 100 beds allotted for severe critical cases. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center naman sa Maynila, 143 ang nakalaang COVID-19 beds. Nag-imbak na rin sila ng mga gamot at equipment, pati na ang scheduling ng mga staff para sa Pasko at bagong taon. Hamon ang maghanda sa taunang emergency cases kapag Pasko't bagong taon, dagdagan pa ng mga posibleng COVID cases. Tradition is so hard, diba sir? Kahit sabihin ng government, makakakalat po ang COVID sa mga ganitong gatherings. Sometimes hindi mapigilan sir, kahit paulit-ulit na pong sasabihin, ina-anticipate na lang po namin, baka po dumami. Maging ang mga pribadong ospital, kinakausap na rin ng DOH para maglaan ng karagdagang COVID beds. Nakaantabay rin daw ang pop-up COVID facilities ng DOH kung magkakaroon nga ng surge sa mga infection pagkatapos ng Kapaskuhan. Chino Gaston, GMA News. Meron ng Pilipinong nabigyan ng COVID-19 vaccine sa United Kingdom. Isa siyang healthcare worker doon. Ipinaliwanag daw muna sa kanya ang mga posibleng maranasan kapag naturukan. Ano naman kaya ang naramdaman niya matapos mabakunahan? Alamin sa exclusive report ni JP Soriano. 18 taon ng healthcare worker ang 48 years old na si John Pelayo sa Chesterfield Royal Hospital sa Chesterfield, North Derbyshire, United Kingdom. Scope coordinator si John sa endoscopy section ng ospital kung saan kasama niya ring nagtatrabaho ang asawang si Aileen na isa namang nurse. Nang tumindi ang COVID-19 pandemic gaya ng iba pang Pinoy frontliner sa UK, itinuloy lang na mag-asawa ang pagsiservisyo sa ospital. Hanggang nitong Marso, kapwa silang nagpositibo sa COVID-19. Mabuti na lang at mild symptoms lang ang dinanas nila. At matapos ngang umpisahan ng UK ang public vaccination gamit ang bakuna ng Pfizer-BioNTech, isa si John sa mga unang Pinoy na nabigyan ng COVID-19 vaccine. Inoffer po kagad sa akin yung slot na para makapag-vaccinate. So I was told that na, do you want the, I can give you a slot in the morning, would you like it to have the vaccine? So sabi ko, okay po kagad. Wala pong hesitation, nandyan na po kasi binigay na po yung opportunity, so naisip ko why not take it kagad. Kwento ni John, bago sila tinurukan ng bakuna, mahaba rin ang proseso, pinakamatagal ang pagpapaliwanag ng posibleng side effects ng bakuna. Nang pumayag at naintindihan na ang posibleng side effect, pinapirma raw sila ng waiver bago itinurok ang bakuna. I-interviewin po kayo ng isang pharmacist. I-explain po sa inyo yung side effects of the vaccine and everything else about the vaccine. I-explain po sa inyo yon. Tapos, dadali na po kayo sa bed, upo po kayo doon. Then, darating na po yung nurse na magbibigay sa inyo ng vaccine. Ilan daw sa mga posibleng side effects na ilang beses inulit sa kanila ay posible raw sumakit ang kanilang ulo, tumaas ang body temperature, makaramdam ng pagkapagod at panunuyo ng lalamunan. Yung mga kasama ko po na na-vaccinate rin, we had the same symptoms which is tiredness. Parang bigla po kami inanto kanina during work.
yun, napagod lang po kami bigla. Wala akong masakit sa inyo or anything? Or wala namang chills or fever? Wala po. We've been checking our temperature as well kanina. Wala po. Normal naman po yung temperature. Yun, minsan pinapawisan lang. Tapos, wala namang major na ano na na-feel namin. Yun lang pagod kanina. Back to work agad si John ngayong araw at abala na sa pag-aayos ng kanilang Christmas tree. Pero kahit na bakunahan, required pa rin sila John na magsuot ng face mask at pinag-iingat pa rin lalo na kapag nasa loob ng ospital. Lalo't sabi nga ng World Health Organization, hindi matatapos ng bakuna ang pandemic at kailangan pa rin ng minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, physical distancing at paghuhugas ng kamay. I was relieved na and I think I was happy na nakuha ko na yung vaccine. Waited this long na makuha yung vaccine. So I was thinking, well, eto na, di ba? Nandito na yung vaccine. At least, nakuha ko na. Labis ang pasasalamat ni John sa gobyerno ng UK at binigyan ng prioridad ang mga Pilipinong medical frontliners. Inaalagaan po talaga ng government dito. Kompleto po kami ng testing kits, PPE. Actually, meron po kami mga self-testing kits po each. Even though na-vaccinated na po kami ngayon, nagtetest po pa rin po kami twice a week. Libre ang bakunang nakuha ni John kontra COVID-19 at inaantay na lang ang email mula sa NHS para mabakunahan ang kanyang nurse na misis. Para sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, I do hope na kakarating din yung vaccine. Nabalitaan ni John ang mga napaulat na allergic reaction sa UK matapos mabakunahan. Pero sa tagal daw niya sa UK, buo raw ang tiwala ni John sa NHS ng Britanya. Hinihikayat po namin ang ating mga kababayan sa UK na makinig at sumunod sa payo ng National Health Service o NHS kaugnay sa pagbibigay ng COVID-19 vaccine. Para sa mga mayroong natatanging karamdaman, kumonsulta po muna sa GP or General Practitioner upang matiyak na ligtas ang pagbibigay ng bakuna. Nakaschedule na ituturo kay John ang second dose ng Pfizer vaccine na magsisilbing booster pagkalipas ng 21 araw. JP Soriano, GMA News. Hindi pumirma si Senator Ping Lacson sa proposed 2021 national budget na ipinasa na ng Senado at ng Kamara. Kuno-question niya ang realignment sa budget, partikular ang pagbabawas ng pondong nakalaan sana sa ilang ahensya ng gobyerno para dagdagan ang pondong para sa DPWH o sa Department of Public Works and Highways. May report si Victoria Tulad. Niratipikahan na ng Kongreso ang 2021 budget nitong Miyerkules, pero sabi ni Senador Ping Lacson, malaking bahagi pa rin ito ang questionable. Sa kanyang pagsusuri, napag-alaman daw ni Lacson na 83.87 billion pesos ng pondo ng DPWH ang ginalaw ng BICAM na binubuo ng mga kinatawa ng Senado at Kamara. May mga bagong proyekto raw na ginawa sa ilalim ng DPWH, habang may mga existing projects na dinagdagan ang budget ng hindi nalalaman ng ahensya. 28.35 billion pesos na pondo kinuha sa budget ng ibang ahensya. Ang paliwanag daw dito ni Senate Finance Committee Chairman Sunny Angara na kinatawa ng Senado sa BICAM. Ang sinight na reason ni Senator Angara, masasacrifice yung buong budget kung hindi niya pagbibigyan yung house contingent. So implying na baka hindi approvean o hindi i-ratify ng house yung version na kung saan hindi madadagdagan yung kanilang realignments and insertions. I cannot accept that as a reason. Kasi kung ganyan lagi reason, mamimihasa naman yung House. Parang hostage na yung Senate. Dagdag ni Lacson. As we all know, 2022, May of 2022, ito yung election, ano, national and local elections. So we can just speculate na preparation ito because ang nag-realign ng ganitong kalalaki, mga congressmen. Hindi pa raw alam ni Lacson kung anong mga distrito ang dinagdagan ng pondo dahil hindi pa sila binibigyan ng kopya ng BICAM report.
Pero base sa mga dokumentong hawak niya, kabilang umano sa mga ahensyang nabawasan ng pondo, ang Department of Information and Communications Technology. Bago aprobahan ng BICAM ang 2021 budget, 5.9 billion pesos ang pondo ng DICT para sa National Broadband Project. Pero pagkatapos ng BICAM, nasa 1.8 billion na lang daw ang natira para rito. 8 billion pesos naman ang nawala sa Department of National Defense. Nakatakda nang ipadala sa palasyo ang kopya ng 2021 budget, kaya ang naisip na lang na paraan ni Lacson para masolusyonan ang di umano'y pagmamanipula rito ay ang paglapit sa Pangulo. I'm thinking of writing Malacanang to point out or at least assist them to identify yung mga excessive na augmentation, realignments, at saka yung unconscionable or unreasonable na mga deductions. I do hope that the President, with the advice of the concerned agencies and departments, particularly DBM and DPWH, kaya sana ibito niya rin yung excessive na mga augmentation na ginawa ng mga lawmakers. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Angara at ng liderato ng Kamara. Nagpahayag naman ng pag-aalala si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa pagkukunan ng pondo para sa COVID-19 vaccine. Bagaman 72.5 billion pesos ang inilaan para rito sa 2021 budget, 2.5 billion pesos lang ang may tiyak na mapagkukunan. Ang 70 billion pesos, hindi pa raw alam kung saan manggagaling. Wala pang reaksyon dito ang mga miyembro ng BICAM. Pero dati nang sinabi ni Angara na tiniyak sa kanila ng economic managers ng pamahalaan na mapopondohan ang pagbili ng bakuna. Victoria Tulad, GMA News. Muling nanindigan ng China, hindi nila kikilalanin ang panalo ng Pilipinas sa arbitral court. Nanawagan naman si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa mga pinakamahusay na legal warrior sa bansa na ipaglaban ang ating EEZ o Exclusive Economic Zone. My report, si JP Soriano. Hindi natitinag ang China sa posisyon nito na huwag kilalanin ang panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague kung saan ibinasura ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Sinabi ito ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian sa isang written media interview. Ayon kay Wang, malinaw at consistent ang China sa usaping ito. Dagdag pa niya, ang Amerika ang pinakamalaking puwersa ng militarization sa South China Sea at siya nagdadala ng pinakadelikadong banta sa kapayapaan sa rehiyon. Ang relasyon naman ng China at Pilipinas lalo pa raw bumubuti. China-Philippines relations have entered a new golden age and cooperation in various fields has achieved fruitful results. With strong conviction, our two leaders have pushed forward their bilateral relations in the right direction while overcoming differences and external interferences. Wala pang tugon ng Amerika kaugnay sa nabanggit ng Chinese ambassador pero dati na nitong sinabi na handa nilang ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Wala pa ring reaksyon ang Department of Foreign Affairs. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio naman, nananawagan sa mga best and brightest legal warriors ng bansa na ipagtanggol ang ating exclusive economic zone. Ang pag-ira ng rule of law dapat ang maging sandata para maresolba ang anumang gusot sa pagitan ng mga bansa. Tinawag niya itong great equalizer. Sa ilalim nito, pantay-pantay raw, maliliit mang bansa o superpowers. Ayon naman kay Dr. James Kraska ng Naval War College sa Amerika, dapat daw magtulong-tulong ang mga bansang apektado ng umano'y panggigipit ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi raw dapat mangiming maghain ng reklamo. Obserbasyon pa niya, umikting ang operasyon ng China sa rehiyon ngayong may pandemic. JP Soriano, GMA News. Muling magbubukas ng cash lane sa NLEX o sa North Luzon Expressway habang inaayos pa ang problema sa kanilang RFID system. Kabilang ito sa mga pagbabagong ipatutupad ng pamunuan ng NLEX kasunod na mareklamo sa pagbigat ng daloy ng traffic. Aalisin na rin sa mga toll plaza ang mga RFID installation lanes at RFID reloading. Ilalagay ang mga ito sa mga lokasyon sa loob ng expressway gaya ng mga gasolinahan. Wala na ring magiging minimum load sa RFID account. Iminumungkahi naman ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian na magpatupad ng open barrier system
kung saan nakataas o wala na ang mga barrier para bumilis ang daloy ng traffic. Sa Lunes, matutuloy na ang naunsyaming pag-uusap ng Valenzuela LGU at ng NLEX Corporation. Para sa karagdagang balita, nasa studio si Joseph Morong. Joseph? Maraming salamat, Jessica. Isa ang namatay habang animang sugatan matapos mabangga ng humarurot na kotse sa Divisoria sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, kita ang biglang pagbangga ng kotse sa sinusundan nitong jeep. Dumiretso pa ang kotse at nasa pool ang isang siklista. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima na namatay kinalaunan. Nakaiwas naman ng dalawang naglalakad na babae. Bago makunan ng CCTV, may nauna na palang nabangga ang kotse. Sinubukan ng driver na tumakas at doon na niya nabangga ang isa pang jeep at siklista. Paliwanag ng suspect, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Bukas na po ulit ang night market sa Baguio City, pero binawasan ang mga nagtitinda para raw iwas siksikan doon. Mula sa 45%, 33% na lamang ng mga nagtitinda ang pinayagan. Katumbas po ito ng 350 stalls kada gabi. Pero may rotation o scheduling naman daw para lahat ay makapagtinda. Ipinasara ni Mayor Benjamin Magalong ang night market noong nakaraang Linggo dahil sa pagdagsa doon ng tao. Bukas ang night market mula alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi. Hindi na kailangang lumayo ng mga tiga Carmona sa Cavite para mag-sightseeing ngayong Kapaskuhan. Ang bawat barangay kasi roon, patalbugan sa Christmas display. Ang Barangay 6, nag-ala gingerbread house. Snowman at reindeer display naman ang panlaban ng Barangay 4 Poblasyon. Pambato naman ng kabilang baybay ang giant Christmas tree na gawa sa mga lumang gulong. Bida naman ang nativity scene sa Barangay 8 Rosario at 1 Poblasyon. Bahagi ito ng taunang kompetisyon ng mga barangay at ang magwawagi magkakaroon ng dagdag na pondo para sa kanilang programa. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.